tayo ng hustong husto. Amen ba? Pag sinabi ng Espiritu Santo, ha, magpakababa ka na, magpakumbaba ka na, huwag ka nang magmatigas. Amen? Para yung hungkag mong buhay, yung empty mo, emptiness mo, ay mapalitan ng fullness of God. Amen ba? So, anong unang dahilan kung bakit maraming Kristiyano ang getting worse that rather than getting better, tulad nitong kinukwento sa Bibliyang ito, is lack of spirit-filled and matapang na leader. Matapang pagdating sa salitaan ng Diyos. Amen ba? Kayo, matapang na ba pagdating sa salita ng Diyos? Ay, ang amen na yan eh. Ang matapang pagdating sa salita ng Diyos, ha, hindi inaantok pag nakikinig ng salita ng Diyos. Sorry sister, ha, nakita ko yung... Nagtataka siguro kayo, ano, bakit nakikita lahat ni Brother Mike yan? Alam nyo kung bakit? Hindi ako ang nangungusap sa inyo. Inalaw ko lang ang Espiritu Santong sumaakin at mangusap sa inyo. Amen. Sapagkat kung ako lang, hindi ko masasabi sa inyo sapagkat ako'y takot na pagalitan din. Ayaw kong mayroon akong maging kaaway. Pero, ayon sa kalooban ng Diyos, awayan nyo na ako, sasabihin ko pa rin ang totoo. Amen? Anong tawag niya sa akin? Hindi. Servant. Leader. Ha? Nangungunang lingkod. Hindi nangungunang boss. Hindi ako boss. Ako po ay lingkod. Kaya kahit ako natutulog, gigisingin ako, sabi, Sir, yung mga dojutot sa akin, mayroon po dyan gustong magkipagkita sa iyo. Mayroon po dyan gustong magbigay ng ikapo. Kako ilang milyon ba yan? Kako tanggapin nyo na lang. Ay, ayaw po magtiwala sa amin. Ah, siyempre, lingkod, babangon. Ah, at i-entertainin yung gustong makipag-usap. Sandali lang. One second lang. Inabot na ng isang oras. Nandoon pa. Hindi pa nakakahalata ang sagot ko laging, oo. May dagdag pa yan. Silpi. O, sisilpi ka naman. Bakit lingkod ka? Dapat makita sa iyo ang kilos ni Kristo. Ang Espiritu ni Kristo. Amen? Ano bang huling unang sinabi ng Jesus doon sa cross? Ama, patawarin mo sila sapagkat alam nila ang kanilang ginagawa. Diba? Meron mo yun? Yan ang unang ginawa niya, magpatawad. Amen? Eh tayo, anong patawad? Ah, hindi. Gaganti ako. Susumbong kita kinibaray. Isusumbong pa lang yun, ha? Pero sinumbong na niya. Hallelujah. Nakikinig ba kayo? Okay. Next is, so what is the first reason? Ha? Hindi. Bakit maraming Kristiyanong getting worse than better? Because of lack or the absence of spirit-filled, matapang na leader tulad ni Moses. Amen ba? And hopefully, that is what the church is today. Huh? May successor tayo kay Peter.
Si Peter na matapang. Yan na po ang ating Santo Papa. Second is evil association and lack of devotion to the Word of God. Evil association, barkada. Barka-barkada. Sabi ng bawal dyan sa Asian Lane. Anong ginawa? Pinasok pa, nagsisilpi pa. Anong ibig sa palabasin noon? Ha? Para lang mapag-usapan. Para maging bida. Ang hindi niya alam, mali yung ginawa niya. Amen ba? Hindi po ko nakikialam ha. Nakita ko lang yung sa isang newscast. Oh, ba't ka ako bawal dyan? Kung anong bawal kasi sa tao, yun ang gusto niyang gawin. Amen ba? Kaiwasan natin yung ating mga babarkadahin. Yung ating sasamahan. Amen? Saan nyo masusumpungan yan? Ito naman ay pinipick up ko lang sa ayon sa nasusulat. Hindi po ako nag-iimbento. Kaya ako matapang sapagkat sinabi ito. Nasusulat ito. Ako yung naniniwala sa Biblia. Naniniwala ba kayo sa Biblia? That is God's written instruction to us. 1 Kings chapter 11 verse 4 says, as Solomon grew old, his wives turned his heart after their gods. And his heart was not fully devoted to the Lord his God as the heart of his father David had been. So si Solomon, palibhasa matanda na, nung kanyang kabataan, sa dunong niya, nagkaroon siyang 700 wives. 700 wives. Ha? Pag sinabing wife, kasal. And 300 concubines. 300 nakabit. 700 ang asawa niya. 300 pa. Grabe naman si Solomon. Marunong kasi si Solomon yun eh. Alam mo kung bakit yun? Kaya walang kaaway si Solomon. Solomon was the wisest king ever lived. Walang nakaaway nun. Sapagkat pag inaaway na siya ng kaisang kaharian, pakakasalan niya yung prinsesa, yung anak ng hari doon. So magkaibigan na sila. No? Kaya for 40 long years, Israel was at peace and living in prosperity because God was with Solomon. Kaya lang, noong siya ay may edad na, hindi ko sasabihin matanda, may edad na, hindi na siya marunong manindigan kung anong sabihin ng kanyang asawa, sunod ng sunod. Ayun. ang problema niya, hindi mananampalatay yung kanyang mga napangasawa. Hindi niya kalahi. Kaya dinala siya sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Okay lang sa Panginoon yung magkaroon pala ng maraming asawa. Huwag lang ikaw ay sasama doon sa, para sumamba sa kanilang Diyos-Diyosan. See, yun ang tawag na evil association. Sasama ka doon sa kabarkada mo na hindi naman kilala ang iyong Diyos. Kaya huwag, pinagbabawal yan, do not be equally yoked with an unbeliever. Huwag kang makikisa o makikisama sa hindi mo kasampalataya, sa mga taong hindi nananampalataya na mayroon Diyos. Hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Na si Kristo ang ating tagapagligtas. Amen ba?
So, iyan, ang isang dahilan. Pangatlo, mahaba kasi ito. Taposin natin? Sinong gustong taposin? Sa Sabado na. Sabado na. Balik tayo sa Sabado. Pagpalain, simulan at tapusin ang gawain, at may mahala ka pang sasabihin, ang punong likod natin. Sa mga parangay at Shaddai, higinhawa ang ating buhay, at bubuti ang tunay, umuwi tayong sabay-sabay. Ang punong likod natin sa mga parangay at Shaddai, iginhawa ang ating buhay at mabuti pang tunay. Umuwi tayong sabay-sabay, kaya talina sama-sama, kaya Shaddai ay sumamba. At ito'y ating ipapangako, babalik tayo. Kaya't halina, kaya't halina, sama-sama, kaya't Shaddai ay sumamba. At ito'y ating ipapangako, babalik, babalik tayo. Kaya't halina, kaya't halina, kaya'y Shaddai ay sumamba. At ito'y ating ipapangako, babalik tayo. Sa Sabado, babalik, babalik tayo. Kailan? Sa Sabado, babalik, babalik tayo. Kailan? Sa Sabado. Tasa kamay, tasa kamay. Do you really want to get better than getting worse? Okay. Pagtapong ko sa inyo para kayo maging better, ito ang sisigaw nyo, babalik talaga ako sa Sabado. Are you ready? God bless you.